What's up mga katlong, andito na naman tayo nagbabalik. Ayan, ang pag-uusapan natin ngayon is Breeding Guide 2.0. Ayan, so ang pag-uusapan natin dito is common to rare. Ayan, so as of now, naka-uncommon na account na ako, finally. Ang tagal kasi nung hatching. Alright, so pag-uusapan natin yan mamaya. Bago tayo magtuloy-tuloy, ayan, I would like to shout out our mga kaitlog out there. Ayan, shout out sa iyo Angelo, AJ, Carlos, Denver, by Team Ramirez, Gagamba, J-Mart, Jonathan, June, Kirby, yung asawa ni Raymond na si Maris, ayan, payagan mo na raw siya, and Sila and Steven. Ayan, shout out sa inyo, ayan, magandang buhay. Ayan, so marami kasi nagtatanong magkano ba talaga yung magagastos. And alam nyo naman guys, dun sa una kong breeding guide, ayan, guess, parang tinignan lang natin kung magkano ba talaga yung magagastos natin. Which is, naging overpriced tayo dun. Hindi naman pala ganun kalaki yung magagastos natin. And also, ngayon po ay magkano naman yung initial na magagastos natin or ilang CYT ba yung magagamit natin? So, ayan ang pag-uusapan natin ngayon at yan ang tatalakayin natin. Sabay-sabay nating alamin. And this is JC Head. Ba't parang ang bilis kong magsalita? Nag-rap ka ba, yo? Ayan, so magandang buhay sa inyong lahat. This is JC Head. Ito na naman ako. Again, this is only a guide, no? Hindi talaga ito yung talagang mangyayari. Pwedeng mabago, pwedeng mas mapamura, pwede kayong mas mapamahal. Depende sa diskarte nyo, alright? So, konting swerte lang din yung gagawin nyo. Kumbaga, ano lang dito, pag-uusapan natin yung konting idea. Alright, so magkaka-idea ka, hindi porket ganito talaga yung ginawa mo ay same tayo ng kinabukasan. Alright? So ngayon, dahil konti pa rin yung nagsusubscribe sa atin at mas marami pa rin yung nanonood kaysa sa nagsusubscribe, gagamit tayo ng PowerPoint. natutuwa akong gumamit ng PowerPoint ngayon. No? Tontuwa. Kasi may effects eh. Wow, effects. Wow, ganun, no? So ayun na nga. So, pag-usapan natin si Dragonari. So, ayan nga, sabay-sabay natin pag-usapan si Dragonari Breeding Guide Version 2 ni JC Head. Siyempre, dapat may JC Head. Siyempre. So, ayan na nga, pag-usapan natin. Start tayo from common pa din. Common dragon ko. Of course, I have fire, air, and earth. Ayan, so ito pa rin yung tatlo kong dragon. Dito tayo nag-umpisa paano yung ginawa natin. And, nag-focus talaga ako sa air. Sa air ako nag-focus kasi gusto ko ng healer. Oo, kasi yung healer, makate. Yung mga tipong kala mo mamatay ka na bigla mag-heal. So, yun yung naging ano ko. Naging, parang gusto kong gawing strategy. One, pagka lumabas na yung PvP, ganun na mangyayari. Alright? So, yun na nga. From may common, ayan, common Genesis, ano yung gen? Basta gen 0, ayan, dragon. First breed ko, ayan, so ang first breed ko nga is yung fire dragon ko and air. So, ang lumabas nga dito is yung air. Guys, yung sa ember, guys, optional. Yung sa akin kasi, dahil nagkaroon ng event nun, yung ano, yung 5 ember, sino nakaabot no? Nakaabot ba kayo? Yung Happy Monday? So, naglagay ako ng ember dito. Yung unang-una. So, 60% tong air ko, then 40% lang kay fire. So, talagang dahil gusto ko nga mag-build ng air or healer. So, successful naman yung air ko. So, yun nga, ito nga yung naging anak nila, yung first gen. Guys, sa mga magbe-breeding, mixed breeding, pwede naman guys. Yung ano, ilalagay nyo dito yung ember is yung, halimbawa, electric. Pwede po yun, pero just assume na gen 0 pa din yung lalabas na common. Alright? Or swerte nyo na lang kung ganito pa rin yung lalabas na stats. Alright? Pero I think same stat pa rin, so magiging gen 1 pa rin siya. Pero 20% lang yata yung magiging ano nun.
Kaya nga, depende pa rin sa swerte mo. So, ito nga yung first breed ko. So, 5 si Whitey nga yung naging ano niya. So, in my second breed, ayan. So, yun pa din, sila pa din. Pero, 10 si Whitey na yung ginasus ko. At also, naging successful pa rin yung gen ko na air. Kasi nilagyan ko rin ng ember yon. Actually, yung ember na yon, 0 si Whitey naman ang... Kasi pagka common na ember kasi yung inano mo, pagka 0 si Whitey yung ano niya, yung fusion niya. Alright, so wala namang bawas yun. Or wala namang bayad. So, yun nga lang, kasi ngayon ang hirap mag-farm eh, di ba? Parang, ilala yung pa-farm mo? 5 ember lang ba sa isang araw? Ano, shard pa yun, di ba? Hindi pa siya talaga yung ember. Alright, then, so yun na nga, meron na akong dalawang air. So, pagka nag-breed na ako ng generation 1, dalawa na yung air ko, so 80% na yon. So, wala nang chance na maging fire pa siya or whatsoever. Kasi nag-breed nga ako ng ano eh, ng air. So, ayun na nga, from my generation 1, so nag-breed na nga ako ng yung dalawang anak ko. Alright, yung dalawang anak na air. At ang kinalabasan nga is yung, syempre, air pa din. So, optional pa rin yung ember. Dito hindi na ako naglagay kasi pareho na naman silang air. So, possible talaga, air na lang yung lalabas sa kanya. So, hindi mo na kailangan dito maglabas ng ember. Alright, so, ang costing niya pa rin is 5 si Whitey. Ito yung first breed ko. And the second breed, of course, sila pa din. Wow, may effects na siya. So, ayun nga, in the second best, sila pa din. And sa Gento ko nga, lumabas na yung second generation ko. Same mother and father. Pero ang costing niya na is 10 CYT. Ayan, so optional pa rin yung ember nyo. Ako hindi ko na nilagyan. Alright, kasi nga 80% na nga yung air ko. Alright, so in common. Ito na yung sa ano, sa common. Na first breed ko ng generation 2, dito na lalabas yung uncommon nyo. Once na nasa generation 2 na kayo, pagka nakapag-breed na kayo ng generation 2, alright? Ito na yung mga stat. Ang stat ng generation 2, mga nasa 40 pataas na yun eh. 40 to 45, ganun yung ano niya. Then, ang lalabas na po doon, make sure guys, lagyan nyo na ng ember na uncommon. Alright? So, lagyan nyo na ng ember na uncommon. Which is 5CYT yung ano niya, yung costing. So, kailangan mo ng 5 common na ember. Pagka ipinus mo po yon magiging uncommon with PO5CYT. Ayan, magbabayad ka ng 5CYT na doon. So, ang cost niya is 10 for breeding plus 5. So, 15 na kaagad siya. Alright, so 15 kaagad to. Alright, so ito yung first breed pa lang. And alam ko 10 talaga yung ano niya eh. 10 pa kayo magiging uncommon na. Kung hindi ako nagkakamali guys, correct me if I'm wrong. Kung 5CYT pa rin to. Or 10 na nga. Then nagbreed pa ulit ako ng isa pang uncommon. Same mother and father. So dito meron pa rin akong nilagay na ember. Alright, so nilagyan ko pa rin talaga ng ember. Hindi ko alam kung bakit. Pero naglagay ako ng ember. Hindi ko alam kung nakakapagpataas ng stat yung ember or ano eh. Or yung chances lang ng ano, nung ibibreed mo. Anong tingin nyo? So yun, comment nyo nga sa baba para ano, para maliwanagan din yung mga kaitlog natin dyan. Kasi ako, malabo akong kausap eh. Sabog na naman eh, agang-aga. So ayun nga, lumabas na yung uncommon ko. This is my second breed na dragon, uncommon, generation 1, ng uncommon ko. Alright, so 15CYT plus 5CYT, yun yung computation ko guys ha. Ngayon guys, kasi para maging uncommon kasi yung... Para maging uncommon yung account natin, you need 3 uncommon. We have 2 types na dito ng breeding. Alright? So ako kasi guys, dahil wala pa naman akong CYT, pero nagbabalak ako magpa-rare soon or very very soon. Or yung maiipon ko doon sa uncommon ko, ay yun na lang din ibibreed ko pang-rare.
Alright, so ang ginawa ko kasi guys, ganito kasi yan. Pagka itong dalawang ito, itong dalawang ito ay ibinread mo pa in the third time, ang costing niya na is 30. Alright, 30 na yung i... Ay, 20. Teka lang ha, check natin. So, ayun nga, 30. 30 yung magiging, niya. So, ayun nga, 30. 30 nga yung magiging CYT niya pagka ibinirid mo pa ulit siya ng pan-third time. Alright, so, eto yung sa ano ha, yung same, ano, pagka yung mag-uncommon na, generation 2 ng common mo. Okay, so, 30 na to, pangatlong anak niya. So, from 20 to 30. Okay? So, okay. Check. So, ayun nga, 30 CYT lang yung magagastos mo doon. Pero, generation 0 pa din yun. What if, babala ka ng rare mo. Alright, sayang yung isang generation 0 mo. Kasi ako, ang ginawa ko ganito, alright? So, dito from common to uncommon, ayan. So, dito nakakuha nga ako ng dalawang uncommon. Alright, so from generation 0 ko na dalawang uncommon, ang total cost ko lang is 55 CYT. Alright, so yun lang sa dalawang common. Kasi nga, ang gagawin ko nga, etong dalawang to, ibibreed ko na siya para maging uncommon din siya, pero generation 1 na. Pero, eto yung masakit doon, medyo pricey na siya. From 30 CYT, magiging 50 CYT po siya. Pagka ito yung dalawang binirid mo. So, ayan na. From generation 0, yung first breed. Ito yung first breed, ha. Ayan, 50 CYT na po yung cost nito. Alright. So, generation 1 siya. Kaysa naman to sa 30, parang para sa akin hindi siya ano eh. Mas malaki yung mawawala sa'yo kaysa magdagdag ka lang ng 20. And kung soon or later mag-upgrade ka rin ng rare, 'di ba? Parang saan magagamitin yung 30, sayang, ipambibreed mo rin tapos to generation 1. Siguro doon sa mga nagmi-mix breed, okay lang, pwede. Then sooner or later magre-rare kayo, pero dahil ako naman budget mid lang ako, para sa tingin ko mas okay sa akin na idiretso ko na siya ng generation 1 na uncommon. Alright, so itong picture naman na to, ano na lang yan eh. Generation 2, 0 pa din yan. Pero generation 1 na yung magiging anak na syempre. Pinakita ko na yung picture para reference nyo. Alright, so kunyari ganun yung magiging anak. Alright, so pero generation 1 na siya, parang nasa ano na yan, 35 to 40, ganun. Kasi ang generation 2 nga, 40 to 45 yung stats niya eh. Then, yung Ember naman, dahil puro wind naman yan, optional lang kahit hindi, pero doon sa mga magmi-mix breed, syempre, maglagay kayo ng Ember nyo kung ano yung gusto nyo maging para mas malaki yung chances. Diba? Then, yun nga, sabi ko sa inyo, ang costing nga nito is 50 CYT. Okay, so, in generation 0 ko sa uncommon, yung second breed ko is another pricey. Ayan, 70 na. Alright, 70 CYT. Masakit, no? Masakit pa sa breakup. So, ano na agad yung 100? 170 para meron kang 120. Ano, 70? Ano ba yan? Sabog talaga. So, 120 sa generation 1 pa lang para makapag-breed ka ng generation 2. So, another 120 na naman yun para... Ay, hindi. Sige, tuloy natin. So, meron ka ng dalawang generation 1 na uncommon. So, okay na ha. Meron ka ng dalawa. So, ngayon, magbibreed na tayo ng dalawang generation 1 na uncommon para magkaroon tayo ng generation 2 na uncommon, which is 50 CYT na naman. Alright? So, yung sa Ember nga, optional nyo na lang yan. Depende sa inyo. Kung doon sa mga nagmi-mix breed talaga.
Alright, importante yan para mas malaki yung chances na yun yung kalalabasan. Alright? So, and second breed, of course, another 70CYT na naman siya. So, ayun nga. So, meron na akong dalawang generation 2 uncommon. Alright? So, 70CYT ito. Alright? Another, ano yun? Magkano yung 120 plus 120? 240 na kaagad. Alright? From generation 1 to generation 2. Generation 1, generation 2. Uncommon to, guys, ha? Pagpunta pa lang tayong rare. Ngayon pa lang tayo mag-breed ng generation 2, uncommon to rare. Alright? So, eto na nga. May dalawa na akong generation 2 uncommon. Alright? Eto yung ano dito, guys. Eto yung tricky dito. Hindi ko alam kung anong gagamiting ember, kung uncommon pa rin ba or rare. Alright? Kasi I think rare na yung gagamitin dito, pero dahil hindi pa nga ako nakakarating doon, in-assume ko na rin na pwedeng gamitin yung uncommon ember. Alright? So, depende pa rin sa'yo kung gagamit ko or hindi. Kung sa, kasi makikita mo naman agad yung stats ng anak eh. Di ba pag i-breed mo? So, kung papasok siya sa 90 pataas, so rare na din talaga siya. Alright? So, kung makikita mo dito, nilagay ko nga dito 5CYT for uncommon na ember and 10CYT for rare ember. Alright? So, ito na nga, guys. Meron ko ng dalawang two generation uncommon. So, i-breed mo siya, syempre, magiging anak niya na sa generation uncommon is rare na. Dito na papasok yung rare. Alright? So, ang costing niya pa rin is 50 to 60CYT. Alright? Kasi nga, hindi ako sure to sa price kasi hindi pa talaga ako nakakarating dito. Ito, reference ko nga lang po sa inyo, guys. Alright? So, balitaan nyo ako kung ano magiging, magkano ang costing nyo. Alright? So, ayun na nga, ibibreed na natin yung second generation natin na second breed para sa second rare. Alright, so ang costing niya ay, dun. Ayan, 75 to 80 na. Ba't mas mahal to? Opo, mas mahal kasi. Nagtataas kasi siya ng 1.5CYT at the breeding nyo. Tapos dun sa rarity niya. Alright, so yun pa rin, same mother, pero second breed na to. And rare na yung kalalabasan niya. Of course, dahil hindi mo na pwedeng i-breed yung rare to rare kasi fusion na yung susunod doon, maglalabas na tayo ng third breeding. So same pa rin ng father and mother. So ayan na nga, same and third breed, dun. So sila pa din, and this cost is 95 to 100 CYT yung sa third breed. Ang sakit! Ba't ganun? So, magkano yung total? Okay, magkano yung total na magagamit natin dito? Guys, etong ginawa ko dito, wala pa itong mixed breed, ah. Alright, so, pagka nag-mixed breed ka, kasi pwede minsan bumababa yung stats, eh. Alright, so, pwede bumababa, parang hindi agad siya umaakyat dun sa possibility na gagamitin mo. So, magkano ba yung naggamit ko or magkano ba yung total ko for 3 rares dragon? So, dito, from common to uncommon, ang total ko lang na CYT na nagamit is 55CYT. From uncommon to rare, ayan, from uncommon na, is 465CYT. So, ang total niya talaga from common to rare is 520CYT to 550. Sinobrahan ko na, guys. Alam niyo kung bakit? Kasi nga minsan talaga nagkakaroon ng yung mixed breed, lalo na dun sa ako kasi talagang ginawa ko lang pure. So hindi ko na masyado kailangan ng ember. What if kayo para ano lang, may pasobra kayo. Hindi masama magpasobra no kaysa kulangin. Nakakaano magkulang eh. JC, sabi mo 120 lang, 'di ba? O bakit kulang ako na 10? 130 pala dapat. Oh, at least may reference kayo, may margin kayo, no? 520, hindi siya, pwede siyang bumaba sa 520 at pwede siyang tumaas hanggang 560 CYT. So magkano yan, JC? Ang mahal naman, magkano ba yan? So syempre, saan natin titignan yan? Kay CoinGecko. So
So, CoinGecko, Coinary, 2PHP. Magkano ba yung 520 na yun? Sabihin na natin 520. So, as of now, ang Coinary token or CYT is 19.64 pesos. Medyo bumaba siya. Hapon 20 na to eh. So, 520. Alright? 520 is 10,000. So, mga 10,200 eh. So, mga kulang-kulang ano, 10,500 for rare, 3 rare. Ayun, 3 rare. 10,500. Kasama na yung gas fee. Oo, oh, diba? Kasama. Kasi kailangan magtira nga lagi sa MetaMask mo. Huwag yung saktuhan. Alright, kasi may mga transaction fee yan eh. From Binance, Binance to MetaMask, MetaMask to Coinary. So, yun yung ano. Although, ang ano lang naman ng 12 pesos. Sabihin na natin 12 pesos lang per transaction fee. So, from Binance to MetaMask, 12 pesos. Then, MetaMask to Coinary, another 12 pesos. So, 24 pesos yung gas fee mo. Alright, dun sa mga nagwi-withdraw na kakala nilang aping-api sila na dun sa pag-ano, mauubos yung ano namin, kinita namin sa gas fee pa lang. Guys, sabihin na natin 24 pesos nga lang yung gas fee nyo. Sabihin na natin ano na nga lang eh, 35 pesos total hanggang sa mabenta nyo yung BNB nyo or USDT. 35 pesos lang yung ano, sabihin na natin 50. So, per exchange na ako nun, 50 pesos yung gas fee mo hanggang sa mabenta mo yung ano mo. Hindi naman naaabot yan ng ano eh, ng... Mali kasi yung paliwanag ko din eh, 35 pesos. Hindi, ano lang yon, madalas yan talagang ano lang, 12 to 13 pesos to 15 pesos per transaction. So, ang kailangan mo nga lang is from Coinary to MetaMask, then MetaMask to Binance. So, dalawa lang, dalawang transaction fee lang yung babayaran mo. Or, may kasama pa palang ano. Yun nga, yun lang pala. Kasi sa trading sa Binance naman, wala na naman eh. Kung ano na lang yung rate noon, doon na lang magtatalo yun sa parang barter nga kasi yun. Alright? And so may mga tanong pa dyan or may mga suggestion, better suggestion or doon nga sa mga correction, comment down below nyo lang no para sa community natin para magkaroon ng linaw or good idea pa. Oy JC, pwede yung ganito, mixed breed, okay lang, same stats. Diba? Ang ganda mga balita nun eh. Maganda yung mga napag-uusapan dyan, ano? So, again, ayun. Tapos na. Ayun yung breeding nga guide natin. Again, this is just a referral or idea, ano, nabibigay lang na idea. Hindi ito talaga yung pwedeng mangyari. Ganun. Alright? So, kasi hindi ko pa nga rin naabot yung rare eh. Diba? Wala tayong budget na ganun kalaki. Naki-invest pa sa iba. Diba? Again, guys, as of now, ayun pala dito sa ano, yung Sakita. JC, uncommon na ako. Bakit 3CYT lang yung ano? Yung, tawag dito, kinikita ko. Ganito kasi yan, guys. In a additional ni Dragonary, para ma-hype tayo or para hindi naman tayo ma-board kasi nga wala pa tayong ginagawa masyado, inilabas nila si Alchemy, diba? Ngayon, ganito yan. JC, bakit nagbabago-bago yung daily na CYT? Meron kasing naka-allotment si Dragonary from common, uncommon, rare, epic, and legendary. Ganito yan. Kung halimbawa, kay uncommon na lang tayo kasi uncommon naman yung pinag-uusapan natin eh. So, uncommon ka, halimbawa uncommon player ka na, which is ang nakalaan doon per day na mint, okay, is 90,000 CYT. And ang player na uncommon is 30,000 player na. So, yung 90,000 na CYT, yun ang paghahati-hatian ni 30,000 player. Alright? So, ganun yun. So, kung maging, halimbawa, maging 10,000 lang yung player ni Uncommon, alright? Yung mga nakaraang araw, 10,000 lang sila, and 90,000 nga yung pinaghahati-hatian, syempre, mas malaki yung percentage nun.
Di ba? Yun yung 9 CYT. Which is, ngayon nga ay lumalaki na yung community, yung percentage bumababa. Di ba? Kasi marami na naghahati-hati eh. Di ba? Marami na tayo nagpa-party-party. And again, JC, bakit ganun? Bakit ganun, JC? Di, ang tagal ng ano natin, ng ROI or return of investment. Again, guys, naandito pa lang tayo sa phase 1. Alright? Wala pa yung dungeon, wala pa yung PVP arena, wala pa yung market. Di ba? Marami pa tayong pwedeng ano eh. Marami pa pwedeng lumabas. Marami pa possibility. Enjoy nyo lang yung laro, guys. Game nga eh. Di ba? Game. We are doing to play. Di ba? We need to enjoy the game while we can earn. Di ba? Sa mga naglalaro ng ML, di ba? Laro ka ng laro ng ML. May chance ka ba na magkaroon ka ng 1 Diaz man lang doon? Di ba? Wala. Di ba? Pero free to play siya. Pwede ka maglaro. Yun yun. Yun yung sense doon ng ano, free to play. And yung kinaibahan naman ng play to earn. Di ba? Dito kahit na naglaro ka, common player ka lang, free player ka, pwede ka pa rin mag-earn ng 0.13 CYT. At least, 'di ba, maglaro ka ng 5 days, magkakaroon ka ng 1 CYT. Bakit sa ML nagkaroon ka ba ng 1 Diaz na ano? Na isa? Maglaro ka ng isang buwan, parang wala naman ako sa tagal ko naglaro ng ML. Hanggang sa nag-quit na ako mag-ML, hindi ako nagkaroon ng Diaz na libre doon. Talagang ano, bumibili ako. Galing. Sa mga nag-ML diyan, buhatin niyo ako. Epic 5 na po ako. Ayan. So, ganun yun. Alright. So, yun yung kaya nagbabago-bago yung CYT na distribution. Bakit bumababa? JC, uncommon na ako. Bakit hindi 8 CYT? Alright. So, chill lang tayo. Enjoy the game. Enjoy the game. Alright. So, kung nagustuhan mo to, like mo lang. Kung hindi, huwag mo na i-dislike. No? So, thank you very much for watching. And this is JC Head. Everybody get your fucking hands up.